اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وتوب علينا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واغفر لنا في اجتماعنا هذا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مشايخنا الفضلاء وزملاؤنا الزوار الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل هذا اللقاء. Napakaganda ng pagtitipong ito, mga kapatid. Dahil pagtitipon na tunay ng mga taong nakikita sa kanila ang pangitain na pagmamahal sa Islam, pagmamahal sa mga ayat ng Allah at sa mga turo ng mahal nating Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Sa oras na itinalaga sa bawat magbibigay sa atin ng kanilang mga paksa na 30 minuto ay napakaganda. Nang sa gayon maituloy natin ito na tuwing Sabado tayo ay nagtitipon-tipon muli. Na ang pagtitipon-tipon na ito ay para lang sa Allah. Haythu anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal: "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ". وفي حديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من خرج في منزله وهو يطلب العلم فهو في سبيل الله". Ta'lamuna dhalika an ahla hadhihi al-ahadith. Mga sundalo ng Islam, mga Muslim sa Luzon, Visayas at Mindanao, ang ibinigay sa akin na paksa ay patungkol sa tauhid. Alam natin na ang tauhid na ito ay napakalawak. So bago natin simulan ng tauhid, we have to be specific. Ano muna yung dapat nating kunin sa sinasabi nating tauhid na ito? Na alam na natin ang tauhid, halos karamihan sa atin alam nila. So bago yan, pinaka-importante muna siguro, dahil ang kukunin natin ay patungkol sa tauhid, ay malaman natin ang sinasabing al-usul al-thalatha. Al-kitab al-usul al-thalatha na ito ay isinulat wakad istushira al-shaykh Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab li hadha al-kitab. Nang ibig sabihin nito sa Tagalog ay ang sinasabing ang asas, original o ang tatlong foundation na dapat malaman ng mga Muslim, lalong-lalo na ang mga mananampalataya sa Allah. So ang tatlong itong kitab, kama yakulul Sheikh, yambagi lil Muslim walil Muslima an ya'rifa hadhihi al-usul al-thalatha. Wa ma hiya hadhihi al-usul al-thalatha? Ano nga ba itong sinasabi natin na tatlo na mga foundation na dapat nating malaman kung ang tao ay gusto niya malaman ang mga bagay na gusto niya magtagumpay dito sa mundo? Ano ang kikitain natin, Brother Harun, para tayo ay makabili ng mga maramihang bahay, makabili ng magandang kotse? Kung yan, tayo ay inahangad natin ang pakikipagligsahan ng magkaroon ng mga maraming mga biyaya at palamuti sa mundo, dito tayo makipaligsahan, mga kapatid. Ang tunay na yaman na magbibigay sa atin ng taglay dito sa mundo at lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Ano ito? Ma'rifatu al-abdu rabbahu. Rabbahu. Ang kailangan na malaman ng isang alipin patungkol sa kanyang Panginoong Allah na lumikha sa kanya, Rabbahu
Bakit kailangan ng isang tao na malaman niya ang Allah, Subhanallah, nilikha kanya, binigyan kanya ng lahat ng mga biyaya na tinatama sa mo dito sa mundo? Ang patungkol sa kanya, hindi natin pwede dapat malaman? Labudda wa yambagi lil insan an ya'rifa ma huwa haqiqat wa sifat wal asma'ullah subhanahu wa ta'ala haythu hadhihi tariqatun najah fi hadhi dunya wa khasatan fil yawmil qiyamah. Ito yung nararapat na dapat malaman ng isang tao, dahil kung gusto nga ba niya talagang tunay na magtagumpay dito sa mundo, ay dapat niyang makilala kung sino ang lumikha sa kanya, na siya ang nagbigay sa lahat. Falidhalika kulna huna ar-Rabb. Ar-Rabb mukawin bi kalimatain. Wakad kathiru minal ulama indahum akwal fi hadhil kalam al-Rabb. Napakarami ang ating mga pantas na nagpaliwanag sa sinasabi nating Rab, at napakarami sa Quran ang patungkol sa mismo siya ang nagsabi na ud'u rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida. Ang patungkol dito sa Rab, mga kapatid, na sinasabi ayon dahil sa kaiklian ng ating oras, ang ibig sabihin ng Rab ay ang sinasabi nating Al-Malik, Al-Ma'bud, Wal-Mutasarrif, Wal-Mustahaq lil-Ibadah. Pasensya sa sulat ko, dahil minsan ako rin hindi ko naiintindihan sulat ko. Mga kapatid, ang ibig sabihin ng Rab sa Quran ayon sa pagpapaliwanag ng mga pantas, ang ibig sabihin ng Rab, mga kapatid, sa Quran, napakamaraming dalil ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol dito sa Rab. Una, kailangan malaman ng isang tao ang patungkol sa sinasabing Rab, na Al-Malik ang may kapangyarihan, na ang taong may kapangyarihan ay ang taong may sulta. Siya ang nagbibigay ng batas. Siya ang nagtatalaga ng anumang dapat gawin ng kanyang mga alipin sa isang lugar. Nang sa ganon, para mamuhay ng matiwasay ang mga taong namamayan patungkol sa kanilang mayroong kinikilalang, mayroong Rab na may kapangyarihan ng lahat, na hindi kailanman pwede mangibabaw ang anumang ninanais ng tao, bagkus mangingibabaw ang sinasabi nating Al-Malik na dapat siyang sundin. Pangalawa, Al-Ma'bud. Ang Ma'bud, Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang sinasamba, siya ang pinupuri, siya ang niluluwalhati. Nilo, hindi lang tayo, hindi lang ang mga jin, bagkus kasama pati ang sinasabi nating mga anghel. Hindi lang mga anghel, Ustad, kasama pati ang lahat ng mga bituin, ang mga kalupaan, ang mga kalangitan, kasama pati ang buwan, kasama pati ang araw, ang lahat ng nilikha ng subhanahu wa ta'ala dito sa kalupaan. Li'annahu mustahaq lil-ibada. Dahil ang sinasabing Allah, mga kapatid, o anto ma'arifuna dhalik, na kayo ay ayuhal du'at, alam natin ang ibig sabihin ng Allah alaysa kadhalik. Alam ko, busy kayo, kumakain kayo. Pero may isa magsasabi sa inyo. Ano ang ibig sabihin ng Allah? Naam. Al-Ma'lu. Al-Ma'lu. Al-Ma'bud. Al-Mustahaqqu lil-Ibadah. Pinupuri at niluluwalhati ang Allah. Mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala sinabi na sa Quran, Tusabbihu lahu sab'u samawati wal ardu wa man fihin. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Allahu akbar. Allahu akbar ya Rabb. Hindi kinakailangan ng Allah na tayong mga tao ay sambahin siya.
ليس بمجرد أنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. I did not create the jinn in mankind to worship me. Doesn't mean emphasize that Allah wants us to worship Him. لأنه غني هو الملك متصرف مستحق للعبادة لكل شيء الأشياء التي خلقها الله في هذه الدنيا وفي خارج الدنيا وفي العالم كلها. وما دليل ذلك؟ بنبورية نلولوالهاتي ng lahat ng mga pitong kalangitan at mga kalupaan, at sa pagitan nito lahat sila ay pumupuri at lumuluwalhati sa Allah. Walang bagay na nandirito sa mundo, wa in min shay jami'ul asya fil alam kullaha illa li yusabbihu bihamdi. Pinupuri at niluluwalhati nila ang Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Hindi ninyo alam, hindi nyo naiintindihan, hindi nyo nararamdaman. Mga balat kayo, mga tao na mga walang utang na loob, ang Allah ay pinupuri ito ng lahat. Pero hindi natin naiintindihan kung paano sila purihin, paano la purihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nararapat malaman natin mga kapatid, hindi lang pala tayo ang sumasamba sa Allah, nananatili yan. Wal mutasarrif. Hey, maana mutasarrif? Siya ang nagbibigay mga kapatid. Siya ang nagtutustos. Hindi lang ang mga Muslim, kasama pati ang mga kufar, ang mga Yahud, mga Nasara, kasama pati ang mga Bahaim. Huwag isipin na tao na nabubuhay sa mundo dahil sa lakas at talino niya, Abdurrahman. Nabubuhay ang tao at anuman ang nilalang dito sa mundo, li'annahu huwar razik. Siya ang nagbibigay, nagtutustos. Wa huwal hayy. Siya ang nagbibigay at nagbubuhay nang nanaisin niya na gusto niyang mabuhay dito sa mundong ito, mga kapatid. Wal mustahaqqu lil ibada. Idan lil insan, paano natin malalaman na hunaka wujudullah? Paano natin malalaman na meron nga bang talagang may Diyos na Allah? Bilang isang Muslim, bilang isang Kristiyano o isang Yahud na nananais, manaliksik ng katotohanan na malaman, maski pati tayong mga Muslim. Hindi dahil sa gusto natin malaman, nagku-curious tayo, we are in doubt, no. But it doesn't mean we are doubt of Allah. But the fact is that we want to know Allah subhanahu wa ta'ala because we are then obliged. فَأْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Alamin mo na siya ang Allah na nararapat sambahin na mag-isa. Walang katambal, hindi tatlo, walang espiritu, walang anak, hindi nagkatawang tao, walang mga ribulto ng mga Diyos-Diyos na mga Diyos na mga ginoon na mga ginamus. Wala. May ginamus pa? Allahu Akbar. Ngayon mga kapatid, sinasabi natin dito sa ma'rifatul ar, ma'rifatul abdu rabbahu, kailangan niyang malaman ang kanyang Panginoon. Wa kayfa na'rif anna Allah hunaka bihujudihi? Na'rifu anna Allah huwa mawjud bi ayatihi kathira. Alam natin, batid natin ang Allah na nandyan siya dahil sa kanyang mga tanda. Nandyan ang kanyang mga ayat. Nandyan. Wamada aydan fi makhlukatihi. Ang lahat ng kanyang mga nilikha. Madalil. Quran. Madalil. Dalilul akli. Madalil. Suur. Ano ang mga dalil? Mga kapatid, hindi lang sinasabi natin sapat ang Quran. Tayo mga Muslim, naniniwala sa Quran. La shak, walang problema. Ang mga problema, ang mga tao na hindi naniniwala na mayroong Allah, kaya paano nila malalaman na may Diyos na may Allah? Sa pamamagitan ng kanilang, kung kanilang gigisingin ang kanilang pag-iisip, kung gigisingin ang kanilang mga karamdaman na tinatamasa nila dito sa mundo na kailanman hindi ito pwede mangibabaw o hindi pwede ito mangyari kung anuman ang kanilang mga tinatamasa maliban sa mayroong Diyos na nakagabay
Nah, Ar-Rahman lil ibad. Ar-Rahman jami kasama pati ang mga hindi naniniwala sa kanya. So kailangan malalaman natin sa pamamagitan ng kanyang mga ayat ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagsabi sa Suratul Fussilat. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi walil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Khitabu lakum ayyuhal insan. Ito ay para sa ating lahat mga tao na nabigyan ng Allah ng tamang pag-iisip at ang sinumang nakikinig sa bidyong ito na pwedeng maparating sa mga tao, gisingin natin ang ating pag-iisip na may Diyos na nararapat sambayin, na siya ang pinupuri ng lahat. Hindi lang tayo, gamitin natin ang ating talino. Siya ang Allah, ang kanyang mga ayat, ang kanyang mga kapuribahan, the facts to know the facts of Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang paglipat-lipat ng gabi sa umaga. Al-laylu wan-nahar, at ang araw, pati na rin kasama ang sinasabi nating buwan. Huwag niyo sambahin, sabi ng Allah, ang araw at ang buwan, bagkos sambahin niyo ang Allah na siya ang lumikha. Walladhi khalaqahun, li'annahu Allah ang lumikha. Dito sa mga to, in kuntum iyahu ta'budun, kung tunay na kayo ay sumasamba at tumatalima at sa nag-iisang Diyos. La ilaha illallah, mga kapatid. Namangangha ako minsan sa matalik na kaibigan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Abadhar. Kunna jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Faqila li ya Abadhar, ehna nantadhiru alwaqt lil maghrib. Aina shams? Abadhar, nakaupo tayo sa masjid at nagaintay ng maghrib. Ngayon nakikita natin kanina lang ang araw. Nasaan ngayon ang araw? Wala na ang araw, ya Abadhar. Hindi ibig sabihin na nagpapahiwatig ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay mangmang na walang alam. Magtuturo sa kanyang mga kasamahan, sa mga huling tao, para turuan tayo ng sumamba na may tunay na nag-iisang Diyos. Sabi ni Abadhar, Allahu wa Rasulu a'lam. Ang Allah at ang kanyang sugo ang tunay na nakakabatid. Ya Abadhar, hindi mo ba alam ang araw? Al-ashamsu dhahabat ila makan tusajjad tasjudu rabbaha wala ta'ud illa bi'idnillah. Ya Abadhar, hindi mo ba alam na ang araw ay pumunta sa lugar kung saan siya ay magpapatira pa sa kanyang Panginoong Allah? Sasambahin niya ang Allah. Hindi kailanman niyan babalik sa lugar kung saan dapat siya bumalik, maliban sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah na bumalik ka. Ayyuhashams! Mga kapatid, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ang tunay na nararapat dapat malaman ng sino mang mga Muslim, sino mang mga tao na natataglay ng talino. Kung gusto natin marating ang lahat ng mga uri ng kaalaman dito sa mundo, unang alamin mo ang iyong Panginoong Allah. Fa'alam annahu la ilaha illa ant. Fa'alam annahu la ilaha illa huwa. Siya lang ang nag-iisa na nararapat sambahin, mga kapatid. Para magtagumpay ang tao, hindi kinakailangan na sinasabi mong sapat na na malaman mo ang sinasabing malaman mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga katangian, sa kanyang mga sinasabi natin na mga pangalan at kakayahan, bagkus kasama ang sinasabi natin ma'arifatu al-abdu dinahu. Malaman na tao ang alipin kung paano o ano
ang patungkol sa kanyang relihiyon. Dahil ang relihiyon, hindi lang yung sinasabi nating relihiyon na kinuha sa sabi ng mga Greek na religare. Hindi ba? Bagkos ang sinasabi nating relihiyon sa Islam, kama arrafa ba'dul ulama wal fuqaha, huwa ad-dinun wa dawla. Ang relihiyon ang siyang magbibigay sa atin ng tunay na ating alituntunin at pamumuhay dito sa mundo, ay ito ay relihiyon na magtuturo sa atin ng kabutihan, ng mabuting asal at paano mamuno sa isang lugar. Hindi pwede na magsamba ka doon sa mga tao kaliwali. Wala kang pakialam sa kanila. Hindi rin kailangan na mag-awliya. Pupunta ka sa bundok. Katulad ng nangyari kay Barsisa. Pumunta at nag-isa. Pero ang shaytan ay nandoon pa rin ang shaytan. Dahil ang shaytan, alamin nyo mga kapatid, huwala aduhul mubin. Liman, kullu na jamian. Walay sa faqdil ulama. Wal innama huwa akwa minal ulama. Huwa ladhi yati daiman inda haulail ulama. Hadith, haythu rawahu Ahmad fi musnadi, yaqulu shaytan li rabbi, ya rabbi wa bi'izzatika. Ang shaytan niniwala, Diyos niya ang Allah, lumikha sa kanya, kaluhalatian sa'yo, ya aking Panginoon. Madama anna al-arwahu mawjudan fi haulail al-jasadu ibna Adam, la'uhuyannahu. Allahu Akbar, ya Allah. Gusto kong ipaalam sa iyo, aking Panginoon, na hanggang ang kaluluha ng mga tao ay nandoon pa sa katawan ng mga anak ni Adan, hindi ako kailanman titigil na sila ay iligaw sa iyo. Sila ay ipalayo sa iyo. Dahil ang syaitan, e alam mo, ayuhal insan, huwa aduhu kong mubin fi hadil haya. At yan ang layunin ng shaitan na hindi niya gusto sambahin natin ang Allah. Gusto ng shaitan gumawa tayo ng lahat ng kagustuhan ng ating pagnanais. Ng mga katang-isip na naisip na tao na hindi naaayon sa sinasabi nating ma'arifatud din. Li'anad din mga kapatid, ang sinasabi nating din ay ang sinasabing al-istislam wal-inqiyadu lillah. Al-istislam, surrender ka. Tatalima ka. Pagsunod sa kagustuhan ng iyong Panginoong Allah. Huwag kayo magmanga istislam lang. No! There are so many definitions among the scholars. They define what is din. Many! Maakudat ang minalikalimas salam. Nang ibig sabihin nito ay kapayapaan. Nang ibig sabihin nito ay ang pagtalima o pagtanggap o pagsuko sa nag-iisang Diyos. Kaya ang habag at pagmamahal ng Allah sa kanyang alipin, waqala rabb li shaytan wa bi'izzati, kaluwalhatian sa akin, sabi ng Allah, madama ibna Adam la yazaluna yastaghfiruna li fa'aghfira lahum. Hanggat ang mga anak ni Adan, araw at gabi at magkasala sila, magkamali sila, at sila'y humihiling ng kapatawaran sa akin, lagi ko silang pinapatawad. Yan ang buhay natin dito sa bundok, mga kapatid. Nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, latak na tumirahmatillah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa na mayroong Diyos na ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapatawad at mahal niya ang sino mang nanaisin niya sa kanyang mga alipin na humingi ng kapatawaran sa kanyang Panginoon. Pagkatapos mga kapatid, nagsisignal na si Brother Yusuf, 2 minuto na lang. Ma'arifatu al-abdu nabiyahu Muhammadan maf'ulun bihi, hindi ba? Ma'rifatul abdu rabbahu aw nabiyahu maf'ulun bihi. Ang malaman ng kanyang ng alipin ang patungkol sa kanya propeta na si Muhammad alayhi salatu wasalam. Hindi lang sapat ang sinasabi nating usulut talata na malaman lang natin ang Allah
at ang kanyang relihiyon, bagkos kailangan natin malaman kung sino si Propeta Muhammad alayhi salatu afdalu salatu wasalam. Itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa sanglibutan dahil huwa rahmatul lil alamin. Biyaya siya dito sa mundong ito sa mga taong tunay na nagnanais na tanggapin ng Allah at mahalin ng Allah ang kanilang mga gawain. Hindi pwede sambahin mo ang Allah, gumawa ng lahat ng mga gusto mo na hindi alinsunod sa itinuro ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mga kapatid, say to them, oh Muhammad, if they really love Allah, then they should have followed you. Because you are my dear prophet. You are my loved prophet. Imamul Anbiya. So kailangan mga kapatid, hindi sapat na sinasabi natin na malaman yan, bagkos kailangan natin kung ano ang iginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil siya ang sinasabi nating kudwa, dahil siya ang dapat tularan, dahil siya ang dapat natin gawin kung anong itinuro niya, at wag na wag ninyong gawin ang mga bagay na hindi niya ginawa. لأن هذا هو البدعة. Huwag mo ipakitang gilas na magaling ka, matalino ka, masipag ka, sumamba sa Allah kaysa sa kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Akmaltu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Today I have perfected your religion and I have chosen for you Islam and I have completed my favor on you. Because Islam, ang Islam tapos na, paano isinagawa ng Propeta sallallahu alayhi wasalam. At ang susunod, insha'Allah, sa next na ating session ng ating Usbul Qadim. Patawarin tayo ng Allah, mga kapatid, sa ating mga kasalanan. At sana tayo ay bigyan pa ng tunay na maraming kaalaman. Amin. Na ating maisagawa ito. Subhanakallahumma wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.